Hello guys, Silver Trite here is showing a review of one over 100 high grade Shining Gundam from Mobile Fighter G Gundam. Yan, so this model kit was released in the year 1994 by Bandai. Yan, so itong model na nakikita nyo is recognized ng mga tao to. Especially mga batang 90s or yung mga mahilig manood ng anime sa Hapon sa GMA. Itong si Shining Gundam, ang nagpilot nito ay si Domon Kashu, na representative ng Neo Japan and isa rin siyang miyembro ng Shuffle Alliance. And also, siya rin yung tinaguri ang King of Hearts sa series ng Mobile Fighter G Gundam. Yan, para at least kahit papano, for those who want to know a little background about this character, at least I gave a little reference about this character or this mobile fighter na si Shining Gundam. Ngayon na naipakita ko na yung packaging ng model na to, bali next ko naman ipapakita is yung itsura ng model kapag buo na siya. So tara, proceed na tayo. Yan, balit yung itsura ng 1 over 100 high grade Shining Gundam kapag buo na siya. So nung binuo ko tong model na to, I'm very happy with the results. And also, since this one is a 90s model kit, there are some parts talaga na kailangan i-paint mo if you're a type of a person na ang ini-aim mong accuracy na colors is yung napapanood mo sa G Gundam. So, itong model na to, isa to sa mga in-explore ko na i-paint. So, ito yung mga parts na pinaint ko. So, ang ginamit ko na paint in this model is Tamiya Gold Leaf. So, ang ginawa ko is pinaint ko yan sa gold. Kasi kapag nakita mo yung mga parts na pinaint ko, all orange yan. So, ang ginawa ko is nilagyan ko ng Tamiya Gold Leaf para yung accuracy is malapit-lapit doon sa napapanood natin na G Gundam series. Kaya for me, my own opinion, to be honest, hindi ganun kaganda yung resulta. Pero I'm very happy and satisfied kasi at least kahit papano, nagrasp ko yung knowledge on painting this model kit. And also, kapag tinignan mo yung kamay ng model na to, kapag bumili kayo ng mga 1 over 100 high-grade releases, asahan nyo yung kamay is movable. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko na nilabas ni Bandai na old models na 1 over 100 category. So, namomove yung kamay niya. And when it comes naman sa height ng model na to, gumamit ako ng tape measure para masukat ko tong modelong to. So, ang size niya is 6 inches tall itong model na to. So, for the size, I'm very happy na ginawa ni Bandai is ginawa nilang 6 inches tall itong model na to. So, good job Bandai for this. For the weapons and accessories of this model, so, isa-isahin natin siya guys. So, unahin natin is yung dalawang beam sabers. So, kapag nakita mo ng actual yung dalawang beam sabers na yun, in this 1 over 100 high grade na Shining Gundam, hindi pareho yung haba niya. And also, kapag nakita mo yung dalawang beam saber handles ng dalawang beam saber na to, unpainted yan. So, it's the builder's choice kung ipipaint nila yung beam saber handle o hindi. Lalo na for those collectors na ang gusto nilang i-aim is yung accuracy na napapanood nila sa G Gundam series. Talagang mandatory kailangan ipaint ni beam saber handle. Kaya pag pinaint mo yung beam saber handle, it will be a great addition or attraction dito sa Shining Gundam na to, lalo na kapag gagawa ka ng Gunpla Photographies. Next naman is yung dalawang beam saber handles. So kapag tinignan mo yung dalawang beam saber handles, it will only serve as an attraction dito sa model. So wala siyang function. So kapag tinignan mo yung pinakataas ng beam saber handle, wala siyang butas or lalagyan ng beam saber effect parts. So, ang magiging mainly talaga na weapon na beam saber ni Shining Gundam is yung dalawang green na beam sabers. So, as an interpretation, ang gagawin nyo lang is babawasan nyo lang yung isang beam saber handle as interpretation na gamit ni Shining Gundam yung beam saber. Next naman is yung Core Lander. So, itong Core Lander na to, ito yung backpack ng Shining Gundam. And kung napanood mo yung G Gundam series, yan yung ginagamit ni Domon Kashu para makapasok sa Shining Gundam. Question Silverge, paano namin ilalagay itong Core Lander sa likod ng Shining Gundam? Well, manual is the answer. So, nandoon yung procedure kung paano ilalagay yung Core Lander sa likod ng Shining Gundam. Kaya for me, my own opinion, maganda yung ginawa na hakbang ni Bandai on this eh. Kasi hindi ka lang magfo-focus sa Shining Gundam lang. Also, meron siyang additional gimmicks by the use of the Core Lander. So, may option ka kung ilalagay mo yung Core Lander sa likod as a backpack
or kung i-display mo yung Shining Gundam nakasama itong Corlander. So may option ka. Kaya itong Corlander na to, it will be a great addition, lalo na if you're a type of a person na mahilig gumawa ng Gunpla photographies on their models. And last, sa weapons and accessories, is itong part na to. So itong part na to is for the head part of Shining Gundam. Kasi itong model na to is meron siyang gimmicks na pwede mong i-transform to into a super mode. So kapag tinignan mo rin yung pesa in this model, may parts ka rito na makikita na merong opening and close function. So yun yung shoulder and yung legs. So pagdating sa head part, meron ditong movable parts na para mai-transform mo to into a super mode. So pagdating sa face part, yung parts na tinuro ko, yan yung gagamitin mo para mai-transform mo fully yung mukha ng Shining Gundam into a super mode. Kaya napakaganda na ginawa na hakbang ni Bandai on this na naglagay sila ng super mode gimmick in this model. Kaya may advice ko for those modelers, much better na itago nila yung parts for the face part para maiwasan na mawala yung parts. Kasi kapag tingnan mo yung parts dito na face part sa Shining Gundam, napakaliit. Kaya much better itago nyo para maiwasan na ma-black hole or mawala yung parts for Shining Gundam. For the articulations of this model, so kung gagalawin natin yung bawat pesa ng modelong to, at kung i-compare natin tong 1 over 100 Shining Gundam na to, again sa mga ibang nilabas na 1 over 100 high grade category, for me, itong 1 over 100 high grade na Shining Gundam na to is isa na to sa mga pinakamagandang articulation na nilabas sa 1 over 100 high grade category. So kung titingnan natin yung mga nilabas ng mga 1 over 100 high grade category ng mga panahong 90s, ang nagiging hadlang kasi, kaya nagiging harang or hindi nagkakaroon ng magandang articulation yung mga 1 over 100 high grade category releases is dahil din sa mga attachment parts na nakalagay sa model. So since this one na Shining Gundam, isang attachment part lang niya is yung Corlander. So mas maganda yung spacing na nagagawa ng Shining Gundam, kaya mas nakakagawa to ng magandang poses on this model. Kaya ang masasabi ko is compared sa mga ibang na-release na 1 over 100 category, isa to sa mga pinaka-articulated na model sa category ng 1 over 100 high grade category. And kung i-compete natin itong 1 over 100 Shining Gundam na to again sa mga makabagong releases na ginawa ni Bandai na Gunpla, ang masasabi ko itong Shining Gundam na to is may laban itong model kit na to again sa mga makabagong model kits na ginawa ni Bandai na maganda yung articulation and maganda yung mga support parts or polycaps na para makagawa ng mga posability. So since this 90s model kit is makaluma yung engineering and yung mga polycaps na ginamit in this model, na kahit na ganoon, is makakagawa pa rin to ng articulation. So may asim pa tong Shining Gundam na to. Makakagawa pa to ng mga magandang posability. So kung magpapakita ako ng sample na larawan, na patunay na maganda pa rin yung posability ng model na to despite its re-release. Well, ito yung example ko guys, papakita ako. Yan, so yan yung example ko guys na patunay na kahit na makaluma itong modelong to, maganda pa rin yung posability na nai-offer niya. So, ang tips ko lang, lalo na for those na magsisimula sa hobby, at ito yung gusto niyo na simulan buuin, ang may advice ko lang is, observe niyo yung model niyo. Since this one is an old model kit release, much better alamin niyo yung limitations or yung kayang gawin ng model niyo para maiwasan na masira yung pyesa doon sa modelo na binili niyo. So sayang naman if mangyari is kung masira ibang part sa model due to over articulation, sayang naman. Kaya for those na mahilig gumawa ng photographies or gumawa ng extreme poses, at para maiwasan natin na magkaroon ng concerns about breakage of the parts doon sa model, much better na alamin yung limitasyon or kayang gawin ng modelo nyo. And mas maganda rin kung sasamahan nyo rin ng pagmamahal. Kasi if you add love to your model kits at kung iintindihin nyo kung ano yung kaya niyang gawin, I assure you na makagawa pa rin siya ng articulation na it will satisfy you. Na kahit na ganoon na hindi siya katulad ng mga makabagong model kits na maganda yung articulation. Kaya itong 1 over 100 high grade na Shining Gundam na to, for me, I'm satisfied with the results of this model. Kaya lang talaga, since this one is a 90s model kit, talagang it will consume your time bago ka makagawa ng posing on this model.
Kasi ako nung ginawan ko siya ng photographies, talagang patience talaga ang nilaan ko para makagawa ka ng magandang posability in this model. Kaya as a result, kung tatanungin nyo ako nung rate ko dito sa model na to, for me, well-balanced pa rin ng posability nitong Shining Gundam na to, Astig. Itong 1 over 100 high-grade na Shining Gundam na to is isa sa mga iconic models na nilabas ni Bandai. Kaya lang in this model, nakulangan ako kasi hindi nila sinama yung Shining Finger na effect parts in this release. So yung Shining Finger na effect parts is nakita ko na sa 1 over 100 Master Grade na Shining Gundam. So kung i-compare natin yung Master Grade na Shining Gundam against dito sa 1 over 100 High Grade na Shining Gundam, ang laki ng difference. So unahin natin is yung details. So sa details, mas detalyado yung Master Grade against dito sa Shining Gundam. Second is yung accessories. So kapag tinignan natin yung accessories ng Master Grade against sa 1 over 100 High Grade, mas kompletos recados yung MG against sa 1 over 100 High Grade. Nasabi ko nga, sa accessories isa, may kasamang Shining Finger na effect parts yung MG. So pagdating sa 1 over 100 High Grade, wala siyang kasamang Shining Finger na effect parts. And last is yung articulation. So sa articulation, mas lamang yung sa MG. Kasi kapag tinignan mo kasi yung MG, meron siyang inner frame. Yung inner frame na yun is yun yung nagiging suporta para makagawa ng magandang poses and articulation yung kit na Master Grade na 1 over 100 na Shining Gundam. So pagdating dito sa 1 over 100 High Grade, wala siyang inner frame or suporta para ma-expand yung articulation dito sa model na to na 1 over 100 High Grade. So na kahit na ganoon na may kalamangan yung MG against dito sa High Grade, for me, it's a must-buy pa rin para sa akin itong 1 over 100 high-grade na Shining Gundam. And alin man dyan ang makuha mo, it's a win-win situation for you. Lalo na if you're a kind of a person na ang ini-aim mo lang naman is yung Shining Gundam na mobile fighter or yung character. Kaya you have options on what type of Shining Gundam are you going to collect. And that's it! I hope na this review is nakatulong sa inyo in your hobby needs. For more updates and reviews, like and subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umali, and also like my Facebook page, Silverge Toys and Gunpla Family, para maging updated kayo sa mga susunod ko pang gagawing toys or Gunpla reviews. Kaya hanggang dito na lang tayo guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, happy building to all, and Gunpla. Let's share the joys of Gunpla to the community. See you next time.